Hello guys, good morning. It's me again, Kamutika TV. And don't forget to subscribe. Share ko lang yung alam ko about sa sahod ng cleaner tsaka dishwasher dito sa Macau. And may nagtanong kasi si Sol Tonis, ayan. Tinatanong niya kung magkano sahod ng dishwasher tsaka cleaner. Ayan. Yung sahod dito ng dishwasher cleaner sa Macau is 66 to 72. Ayan. Yung 66 na yon, yun yung basic. Yung 500 is housing allowance. May housing allowance kasi dito yun na 500. Ayan yung iba, ibang agency. Pag agency ka, 66 lang yung pinibigay. Yung iba, 72. Iba-iba kasi, mayroon lang 66 kasi walang housing allowance yun, 66 na yun. Yung 72 may housing allowance yun. Yung iba naman 75, depende yun sa agency. Pero pinakamababa na bibigay ng agency is 66, walang housing allowance. Yan, yun lang po. Mas maganda pag direct ka nag-apply, dishwasher ka o cleaner, mas malaki. Nasa 10 or 11 1,000 imopi sa isang buwan. Ayan, yung rate naman dito ng piso to imopi is 1 piso equivalent to 6 point something. Basta 6 something. Ayan, laki ng laki ng difference. Ayan. Kung yung placement naman, yung placement pinakamababa ngayon is just 10. Pinakamataas is nasa 90 nata ngayon eh. Pero yung 10 na yun, mababa, ano pa yun eh, medyo mababa pa ngayon eh. Alam ko nasa 12 na ngayon eh, pinakamababa. Dati yung sa amin is nasa 1,000. Yun yung pinakamababa sa amin dati. Ngayon is ang laki na. Dahil sa marami na nag-apply na Pilipino, tinaasan nila. Yung mga agent kasi dyan nagpapatas eh. Yung mga agent kasi dito nagdadagdag pa. Imbis na yung agency, kailangan lang nila ng 8,000 na placement. Naragdagan nila ng, yung agent na yun, si Raulo eh. Naragdagan nila ng 5,000. O, 8,000 plus 5. O, di Tracy na yun, di ba? Ang laki naman. Alam nyo, mas maganda na lang mag-agent. Di ba? E, paano makakuha ka ng 10? May 5,000 ka dun sa lahat. And then, laki. Ay, swerte talaga ng mga agent dito sa Macau. Ayan. Tapos minsan, mga agent na yun, nanluloko pa eh. Wala namang kuta. Nanghingi sila ng pera, nag-ano sila sa mga aplikante dito ng mga Pilipino. O, kailangan ng kailangan ng kuta, ng isang cleaner. Kailangan makapagbigay na agad para ma-reserve. Tapos, siyempre, ikaw naman gusto mong magkatrabaho, bigay ka kaagad. Hindi mo muna sinurbol. Di ba? Dapat surbol mo muna kasi sayang yung pera. Pag nabigay mo na kasi yan, hindi mo na makukuha yan eh. Kasi hindi mo na makilala yung tao na yun eh. Kausap mo yun sa chat nyo. Dami account gamit to. Paano mo mahabol yun? Di ba? Tapos maubos na lang visa mo. Uwi ka na. Hindi mo na makukuha. Di ba sayang? Surbol mo muna. Kasi sayang yung pera mo. Uwi ka na ng malapit. Doon pa naman sila nag-ano pag malapit na yung visa mo maubos. O, kailangan ng ganito para hindi ka makauwi. O, may kuta na isa. O, magbayad ka na para mauna ka. Siyempre, kung gusto mo mauna, magbayad ka na. Hindi mo muna sinurbol. Diba? Ganun dapat. Kung huwag kayo magbibigay ng pera dito sa mga agent, kailangan isurbol nyo muna. Kasi sayang talaga. Hindi mo nyo makukuha yun. Diba? Yun lang. Yun lang yung mga sahod dito. 6,000 MOP yun ha. 66 MOP. 6,600 yung basic. Walang housing. Pag may housing, swerte ka pag may housing allowance yung agency mo. Nasa 72. 66,600 plus 500, 72. 7,200 MOP. Ayan. Basta tandaan mo lagi yung dito, times mo lang sa 6. Ayan. Kung yung placement mo dito is 10,000, i-ano mo yun, i-times mo yun ng i-times mo yun ng 6, hindi 6, 60,000 pesos, Pilipinas.
Yun lang guys, ingat. And yun lang po. Thank you sa nag-comment. Bye, sana nakatulong. Thank you.